Hola! Welcome to my channel. I'm Susan. Isa po ako sa mga independent Herbalife Nutrition member and your personal wellness coach as well. No? Today, aalamin natin yung patungkos sa stress. Na-stress ka na ba? Diba ang hirap? No? Alam naman natin na lahat ng tao ay posibleng magkaroon ng stress. Mapabata ka man, matanda, mayaman ka man, mahirap, may ngipin ka man o wala. No? Ngayon, alamin natin, baka yung mga stress na ito ay posibleng manggaling sa ating family, sa ating relationship or partner, sa ating work, sa ating mga kasama sa trabaho, sa ating mga boss, or kung ikaw naman ay estudyante, maaaring manggaling yung stress natin sa mga professors, sa mga classmates, kaibigan natin, no? O kaya sa mga assignments na binibigay, no? And then, kung ikaw naman ay businessman, businesswoman, most likely, ang poproblemahin mo dyan is yung kalakaran ng business mo. Kung ito ba'y nagiging maganda ang takbo or posibleng magkaroon kayo ng issue ng yung business partner or yung mga tauhan mo, no? Ngayon, kung ikaw naman ay isang napakayamang tao, posibleng ang pinaka-stress mo ay kung paano mo gagastusin ang perang meron ka, no? Ang sarap siguro ng feeling na yon. Now, alamin natin sa mababaw na paraan kung paano natin sasagutin ang patungkos sa stress. Ano-ano ba yung mga patungkos sa stress? Alamin natin kung saan ang gagaling talaga yung stress. No? Or ano yung stress? And then, kung ano yung magiging epekto nito sa ating katawan. Pangatlo, yung mga tipo ng stress. Kasi iba't ibang klase ang stress na yan. Pero kukuha lang ako yung pinaka mas maiintindihan natin lahat. And then, ano yung mga healthy way to cope up yung ating stress? And then, at the same time, pinakahuli, yung significant stress reliever na alam kong makakatulong sa ating lahat. No? So, kung interesado po kayong lahat na malaman ang mga bagay-bagay na ito, tara, samahan niyo po ulit ako. So, ang tanong, what is stress? Sinasabi na ito ay isang feeling, no? Emotional and physical tension na posibleng ang pinanggagalingan nito ay about sa mga event na nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo, or mga bagay-bagay na iniisip mo kaya ka na-prostrate o nagagalit o kaya nininerbios. Eh paano naman hindi ka mai-stress kung sabihan ka na pakasalan mo si Juan? Mahal mo man siya o hindi, ako ang masusunod, ako ang ina, no? Mga ganong drama. At sino mai-stress? Lalo na kung yung bata, yung dalaga, eh, merong isa nang minamahal, no? Kaloka. So ano naman yung acute stress? Ito yung mga stress na kadalasang nararanasan ng bawat isa. And pag sinabing acute stress, ito daw yung immediate response ng katawan natin for a new and challenging situation, no? And then kapag nagkaroon ka daw ng acute stress, ito usually yung mga bagay na hindi naman nakakapagbigay ng harm sa iyo, no? Posible na example dito ay yung maka-escape ka sa car accident, di ba? Kapag nandoon ka sa sitwasyon na yon, hindi mo alam siguro kung anong gagawin mo, no? Pwede kang manginig, pwede kang matulala, pwede kang ano, pwede tumaas ang BP mo. Pero once na nakarecover ka na, magsasubside naman yung blood pressure mo, magno-normalize lahat, no? At isa pa, ang kagandahan naman ng tinatawag na acute stress, tinuturuan mo daw or binibigyan mo yung body mo, yung brain mo, na makapag-practice para sa best reaction para sa mga future situational stress. Oh, di ba? Maganda siya. Yan, nakakatulong din pala yun. And then, yung susunod naman ay yung tinatawag na episodic acute stress. So, ito naman episodic acute stress, ito naman yung mga frequent, no? Madalas mong nararanasan na acute stress. Tulad ng pagkabahala mo araw-araw. Halos araw-araw yun kasi frequent nga eh, no? So, sino-sino yung mga usual na nakakaranas nito? Actually, ang mga law enforcer at saka firefighter, sila yung halos
kada segundo, kada minuto, oras-oras, nasa panganib ang buhay nila. So, may stress nga sila, mag-worried nga sila kasi whatever happens to them, kawawa naman yung family nila. Kapag patuloy yung kanilang worry na hindi nakokontrol, posible itong magkaroon ng epekto sa kanilang mga kalusugan, no? Makaka-effect ito sa kanilang physical health and mental ability. Pagdating naman sa chronic stress. Ang chronic stress naman, ito yung mga high-level stress, no? Na nag-i-extend siya, nagpo-prolong siya, imbis na one day lang, nagiging one week. Tapos humahaba na siya ng humahaba. Once na hindi po yan na-control or pinabayaan lamang ito, posible itong magkaroon ng negative impact sa health po ninyo, no? At posible rin ito ay magkaroon ng contribution para magkaroon ka ng anxiety, cardiovascular disease, depression, high blood pressure, or even yung magbumaba yung inyong immune system. And then, ang isa pa, kapag sobra kang na-stress, hindi ka makatulog. Yung nervous mo hindi matanggal. So, kailangan sa mga ganyang bagay, kapag alam mo na sobra na, na hindi na siya, kumbaga, hindi na siya naaayon, make it sure na mag-consult na po kayo sa inyong mga physician, no? Para mabigyan po kayo ng advice kung ano po yung dapat gawin ninyo sa araw-araw. Kasi kapag hindi po talaga yan mabigyan ng kaukulang pansin o panahon o makontrol, kawawa din po kayo kasi hindi po kayo makakapag-isip ng maayos, isa yun. Hindi kayo magkakaroon ng focus. Yung mind po ninyo, hindi kayo makakapagbigay ng maayos na desisyon. Lalo na pag boss po kayo, mahirap po magbigay ng desisyon kapag alam nyo hindi po kayo maayos ang kalusugan ninyo, hindi proper yung condition po ninyo. No? Ano-ano naman yung magiging effect ng stress sa ating katawan? Alam niyo po ba na kapag ang tao ay lagi na i-stress, posible na ang mga bagay na ito ay maaari niyang maranasan. Ano-ano ang mga ito? Ito yung high blood pressure, diabetes, magkaroon ka ng asthma, or yung arthritis, or yung mga skin diseases, no? Even yung depression and anxiety. Kapag ikaw daw ay masyadong emotional, nervyosa, or panay ang tain, isa lamang daw yan sa mga sinyales ng mga taong sobrang-sobrang nai-stress, no? Ngayon, meron akong nakita na health way, no? Health way daw to cope up stress. So, ano-ano ang mga ito? Una, take care of yourself. Kumain tayo ng masustansya pagkain, which is right, no? Pangalawa, kumausap ka daw ng iba. Maaring ito yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo, para makatulong sa sitwasyon mo at makinig para sa'yo. Sunod ay avoid drugs and alcohol. Kasi ang usual na ginagawa ng mga taong nai-stress na hindi mo rin naman sila masisisi, is takbuhan nila is drugs and alcohol, which is nagki-create lamang ito ng panibagong problema sa health nila. Pang-apat, i-recognize mo kung kinakailangan mo na bang makipag-ugnayan sa mga health professionals, sa physician mo, mag-consult po kayo, no? Para magbigyan kayo ng proper advice. And then, ang panglima, tumawa ka. Kahit na fake, tumawa ka lang daw. Kasi, ang laughter is the best medicine, no? Ang susunod naman, manood ka daw ng funny movie, which is true naman, no? Pero, magagawa mo ba yan agad-agad pag na-stress ka, galit na galit ka, tapos mag-ano ka nun? Siyempre, meron kang isang bagay na gagawin para magawa mo yan. No? Oh, sabi naman daw, ang susunod is, share a kiss sa partner. Eh, paano kung ang partner mo ang cause ng pagkakaroon mo ng stress? Baka hindi kiss ang ibigay mo sa pack, di ba?
Tapos, ang susunod naman is, kailangan mo daw mag-meditate, no? At least 10 minutes. Get some exercise, and then, kailangan mag-sleep ka daw ng 8 to 10 hours, no? Lahat ng mga nabanggit na yon ay totoo naman. Makakatulong sa atin lahat yan. Pero, lahat ng mga bagay na yon hindi mo agad-agad magagawa hanggat hindi ka kalmado, no? Kailangan pakalmahin mo muna yung sarili mo para magawa mo yung mga bagay na nabanggit sa taas, mga healthy way para ma-cope up yung ating stress. So ngayon, ano yung significant stress reliever na gusto kong i-share sa inyo na makakatulong naman talaga para sa ating lahat? Kasi nasubukan ko po ito. 100% akong sure na effective din sa inyo, no? So unang-una, ang gagawin po natin, di ba, kapag na-stress tayo, galit na galit kayo, yung dugo mo kumukulo sa galit. So, anong gagawin mo? Alam mo, yung best po talagang solution dyan, unang-una, pray. Mag-pray po kayo kay Heavenly Father. Kasi, alam po natin na prayer is the best way communication natin kay Heavenly Father para ilabas natin kung ano yung nararamdaman natin. Mag-ask po tayo sa Kanya ng forgiveness. Hingi po tayo sa Kanya ng strength. Bigyan po sana tayo ng tamang gabay. So sa verse na i-share ko po sa inyo, malaking tulong po ito para malaman natin yung significance ng mga trials sa buhay natin. And isa yan sa mga stress na nangyayari po sa ating lahat. Sabi sa James chapter 1 verse 2 to 4, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials in many kinds, because you know that the trials of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its works so that you may be mature and complete, not lacking anything." So, ang kagandahan lang po noon, ang good news lang po, i-consider daw natin yung stress as a blessings kasi it allows us to see our faith in God and learn perseverance to overcome challenges in the future. So, tulad po ng mga challenges na nangyayari po sa buhay natin, kapag inilatag niyo po yan kay Heavenly Father, mararamdaman po natin yung love niya sa atin. So, magkakaroon po tayo ng comfort, magkakaroon tayo ng peace, hindi lang sa mind, even sa kalooban po natin, at matututo po tayo magpatawad. No? Kaya, always po, dahil wala naman po tayong ibang mapupuntahan, wala po tayong ibang mahihinga ng tulong, kundi siya lamang. No? Yung next natin is breathing exercises. So, maganda yung breathing exercises para ma-lower daw yung stress level natin. No? Maganda rin po itong exercise para sa ating baga at the same time sa ating puso. Mas maganda rin po sana kung araw-araw po natin gagawin yan. No? So, tuturuan ko po kayo kung ano yung tamang paraan. Anyway, isusulat ko naman din po yung proseso kung paano. Ngayon, sana maintindihan nyo po ako kung paano ko i-explain sa inyo. Una nyo pong gagawin, hahanap po kayo ng place ninyo. Pwede pong nakaupo, pwede rin pong nakahiga, no? Pwede sa sala, pwede sa kama. And then, ilalagay nyo po isang kamay po ninyo dito sa ilalim ng ribs po ninyo. And then, yung isang kamay po ninyo dito sa chest. Ngayon, pag magdi-deep breathing na kayo, magsisimula po yan dyan sa ilong, hindi po sa bibig, no? Sa ilong. Pagkatapos po, kapag magbi-breathe in kayo ng ganyan, kailangan yung chan, yung kamay nyo sa chan, aano siya, yung lalayo siya, no? Parang yung napansin nyo po kapag ang may mga baby umiiyak, pag umiiyak sila, lumalaki yung chan nila. Ganun po yon, no? So, yun po yung proper. And then, dapat yung hand nyo dito sa chest, hindi siya nakibo. I mean, hindi siya nagamaganang-ganan, no? Steady lang po siya. Tapos, kapag hihinga na po kayo, para kayo nag-whistle, maliit lang po yung butas, na parang ganyan. Nakaganyan siya. So,
mas mahaba yung seconds ng paglabas ng hangin kaysa sa paghigo, no? Parang nagdodoble, halimbawa ganyan. Yan, ganyan po. Ganyan po siya kasimple, no? So, gawin nyo lamang po siya ng 3 to 10 times. Mas maganda kung mas mahaba kasi na-exercise din yung ating lungs, no? So, yan, ganyan po ang gagawin po natin. Nung aking third and fourth significant stress reliever, ay i-discuss ko po sa inyo sa aking next video. And I hope na lahat po na nakapakinig or nakapanood ng aking video ay masundan ako sa aking next episode. Alam ko na magbe-benefit po kayo. Hindi lamang po kayo, kundi pati family ninyo and friends ninyo dahil pwede nyo po itong i-share. Which is very effective po talaga and 100% sure po ako na mag-i-enjoy po kayo dito. And DIY lang po siya, no? Inexpensive, hindi magastos. Walang kagastos-gastos, no? All information provided in this video is for general informational purposes only. And it's based on many online sources and probably is correct in general. You can or you should always verify everything by yourself. Okay? So kung nagustuhan nyo po ang video kong ito, don't forget po to like and subscribe. Adios por ahora, nos vemos en mi próximo video. Gracias.